Hello guys, welcome po sa ating channel, sa bago po nating channel na Moreno Farm Squad. Nandito po ako ngayon sa labas at titingnan natin kung ano yung mga nangyayari dito sa labas. So nang dahil sa COVID-19, maraming naka-quarantine. Pupunta tayo sa mga iba't ibang mga shops kagaya nito. So yung pila para papasok sa pharmacy mga halos 3 meters yung distance nila, so maganda yan. Tapos limited lang yata yung papasok sa loob, so pag may lalabas may papasokin. Kasi today holiday, so pupunta sana ako ng bangko para magpa-change ng coins para sa laundry namin, pero yung bangko is sarado, so yung ATM machines lang yung pwede. Tapos pupunta tayo sa iba't ibang mga grocery shops. Tara. So guys, pupunta tayo sa Walmart. Titingnan lang natin sa labas kung anong itsura. Anong nangyayari. Ayan. Medyo mahaba-haba yung pila. Ikot tayo para makita natin. So yung mahaba yung pila kasi yung distance nila halos 2 to 3 meters. Medyo konti lang din yung mga bumibili. Sarado. 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 Konti lang yung tao sa loob. Sarado, sarado. Sarado. Tayo sa ibang grocery store. Titingnan natin.
So dito kasi sa Canada, dito sa amin sa Quebec, ito yung epicenter ng ano, mga positive ng COVID-19. Tapos dito sa amin sa Montreal, itong pinakamarami. So holiday ngayon, dapat sana maraming tao, maraming activities or mga activities sa simbahan. So walang activity na mangyayari, sa online na lang magmimisa. Bukas naman yung mga food chain, yung ibang food chain, mga fast food. Pero konti lang yung pumupunta. Syempre iwas. Tapos dito maraming nagpapa-deliver na lang. Papa-deliver ng grocery, papa-deliver ng mga pagkain, pizza or ano-ano pa. Siguro lalabas tayo ulit. Kasi ngayon holidays, hindi ko alam kung ngayon pala ako kasi nakakalabas. Mga 3 weeks na yata hindi, ngayon lang ako nakakalabas ng bahay. So hindi ko alam kung dahil ba kasi holiday o ganito na ba talaga yung ano, yung environment dito, na dahil sa naka-quarantine lahat, naka-isolate lahat. Talagang walang masyadong sasakyan, walang masyadong tao. So, nandito na tayo, papasok na tayo. Ang pila hindi masyadong mahaba. Meters apart, okay lang, di masyadong mahaba. So dito sa mga grocery store, kagaya dito, pagpapasok ka, may nag-aabang doon na nagbibigay ng lalagyan ka ng sanitizer bago ka papasok. So talagang may nagbabantay, naka-monitor. So uwi na tayo kasi kanina nakabili na ako ng itong cellphone holder na waterproof para sa asawa ko, para sa trabaho niya sa ospital. Tapos yung ID holder din. So let's go, uwi na tayo. Dito din sa isang pharmacy, hindi ka makakapasok, tapos kukunin lang yung anong, kukunin lang ng staff kung ano yung gusto mong order, tapos sila nang kukuha doon sa loob, tapos ibibigay na lang sa'yo doon sa entrance, tapos doon ka na din magbabayad sa entrance. So ayun po, nakita nyo yung mga tindahan dito, yung mga stores na grocery stores na
Medyo mahaba yung pila kasi nga dahil hindi pwedeng sabay-sabay lahat papasok. Tapos yung pila is 2 to 3 meters away. Siguro next time lalabas tayo ulit. Titingnan natin yung sa yung hindi holiday na araw. Titingnan natin kung ano yung mga nangyayari sa labas. Dito sa Canada, yung government may tulong silang binigay. So sa mga nawalan ng trabaho, sa mga hindi nakahanap ng trabaho, at saka sa mga senior, sa mga indigenous, may tulong na $500 per week. At saka dito din may mga food banks o na tumutulong, nagbibigay ng mga food basket. So pupunta lang doon, magpapa-appointment, tapos pupunta doon sa schedule mo, kukunin mo yung mga food pack. So napapansin ko sa labas, wala masyado, wala akong nakikita ang mga bata. So talagang kinikip ng mga parents yung mga bata doon sa mga bahay. Tapos yung nakikita ko din sa labas, yung mga tao nasa labas is lumalabas lang pag may bibilhin. So talagang yung mga lumalabas is pag may kailangan lang sila. Tapos dito sa amin, sa Montreal, wala namang dito sa Canada, wala namang curfew. So dapat responsible lang na stay at home kung lalabas lang kung may kailangan. So dito lang siguro magtatapos yung first vlog ko. Don't forget to subscribe and hit the bell button para po sa updates, more updates sa content namin. Buhay dito sa Montreal, Canada. See you again sa next video. So, bye!